So, okay, start na tayo. Kapag ka kayo, guys, magpapalit ng gear, so kailangan dikit na dikit yung clutch dito sa manibela niya para hindi masira yung makina tsaka mabilis kayong makapagpalit. Ayan. Okay guys, welcome back to my channel. So, como ECQ ngayon, so hindi tayo makakapamasyal. Kaya, isi-share ko na lang sa inyo kung paano siya i-drive. So, disclaimer lang po, hindi po ako professional driver. So, ang alam ko lang naman i-drive ito, tri-wheeler ang tawag dito. Kaya, yung iba ay tawag dito ay tok-tok. Pero may isi-share ako sa inyo na sekreto kung paano siya i-drive ng sa madaling paraan. So, samahin niyo po ako hanggang sa huli. So, let's go! So, pakita ko lang sa inyo to dahil pinagawan ko siya ng pinto para maging safety naman sa akin dahil madalas ko siyang gamit. So, ako lang mag-isa o kaya naman kasama ko yung aking mga anak. So, tingnan nyo siya. Yan. So, meron din siyang lock. Papakita ko sa inyo mamaya. Para pagka bumabiyahe ako ng malayuan, so, safety naman sa akin as a girl bilang babae sa pagmamaneho. Kasi kapag ka masyadong open, medyo delikado para sa akin. Lalo na kapag ka bumabiyahe ako na medyo malayo-layo. So guys, yan yung pinto niya. Ayan, meron siyang spring para matik din siya magsasara kapag ka hindi ko nakalimutan kong lagyan ng lock. So let's go! Tingnan natin yung kabuuan ng TVS King. So meron siyang hand start. So, ginagamit ito madalas kapag malamig ang panahon. So, mas magandang gagamitin natin itong hand start. So, hinihila lang siya pataas ng may puwersa. Tapos, ito naman yung handbrake. Ayan. So, ginagamit siya pa pag ganun. Bababa mo. Pagka kailangan pa mag-start ka, kailangan nakababa to. So, kapag nakapark ka naman, kailangan mo siyang i-press mo to. Yung nasa ilalim na to, ipipress. At angat pataas. Tapos for safety, meron din siyang lock. So nakikita nyo guys, ito. Yan. Ito yung pinaka-lock niya sa manibela. Para hindi siya manakaw o kaya maitulak, kailangan siya ay nakalock. So pagka ginagamit yan, sususian mo lang siya, kailangan nakalubog yun. Tapos pakaliwa yung kabig ng manibela. So nakalock. So start natin siya, no? Ayan, nakasalpak na yung susi ko. Ayan. So, patayin muna natin to. Para walang ingay. Ayan. So, pakita ko muna sa inyo, no? So, ito yung signal light. Kung magla-left and right ka, yan, pakita ko. Signal light po siya kung left and right. Ito yung busina natin, o horn. So, ito naman yung high beam o low beam. Ayan. So, ito po yung pinaka-gear niya. At andito, makikita nyo yung reverse, yung letter R. Yung A, alert. So, magsisignal siya kapag ka ikaw ay magbabacking o kaya magre-reverse. So, ito naman yung neutral. Tapos, meron siyang gear na 1, 2, 4. So, madalas nagagamit ko lang dito hanggang 3 o 3 and a half kapag ka malayuan. So, yung 4, hindi ko pa siya nagagamit dahil kailangan gagamitin mo siya kapag ka medyo talagang malawak yung kalasada, yung wala kang gaanong mga kasalubong. So, meron naman siyang FM radio and MP3. Ayan. So, madali lang to. Nga lang, kung halimbawa, kung kaya nyo mag-customize, pwede nyo lagyan ng antena para mas malakas kumuha ng signal. At meron din po siyang USB. So, kung pwede kang mag-download ng mga music nyo, so dito nyo siya isaksak. Kasi meron na rin po siyang sariling speaker. Okay? Tapos, meron naman po siyang charger. So, kung meron kayong, o pwede kayong mag-charge dito ng cellphone, o kaya, pwede nyo gamitan ng mga accessories. So, katulad po nun sa akin, ginamitan ko siya ng mini electric fan. Mainit po kapag ka bumabiyahe. So, ganito po yung gagamitin nyo, pang saksak. Ayan. Pag sinaksak nyo siya, ayan, ganun siya. Gagana.
So ito naman yung oil indicator niya. So kapag ka ito nakita yung nagbi-blink, so ibig sabihin may problema yung makina nito. Ayan. Tapos ito naman yung hazard. Ayan. Pag kaya kayo naka-parking, ayan. Kaya sabi ko nga sa inyo para tong four wheels na rin. Ayan. Meron na rin siyang hazard. Okay? So ito naman nakikita nyo mga limang bar na yan. So iyan naman yung fuel gauge. So, dyan nyo makikita kung meron pa kayong gasolina o wala. So, ito naman yung pinaka U-box niya. Nga lang, medyo maliit. So, dito namin nilalagay yung mga papeles. Ito yung start. So, ito naman yung start. Start button. Wiper. Ayan. Tapos, ito naman yung light. Pagka naka-off siya, sa zero, naka-off. Pag naka-P, park. Ayan. Tapos, ito yung pinaka-light niya doon sa harapan. So, yung video na po na to ay gagawin ko para po doon sa mga hindi pa marunong gumamit ng clutch. Pero kung kayo ay magaling nang gumamit ng clutch, so hindi po para sa inyo ang video na to. So, hindi po ako professional driver. So, natutunan ko lang po siyang i-drive. Kaya gusto ko rin pong i-share sa inyo, baka gusto nyo rin na baka may matutunan din kayo dito sa ginawa kong video na ito o yung tutorial na to. Baka may matutunan din kayo doon sa hindi pa marurunong gumamit ng clutch. Lalo na po doon sa mga kababaihan na tulad ko na gusto rin bumili nito o gumamit ng sasakyan ng may clutch. So baka meron din kayong makuhang idea sa akin. So, sundan nyo po ako o panoorin nyo po ako hanggang sa huli. So, isi-share ko sa inyo kung paano ko siya natutunan. Kasi ang totoo niyan, medyo hindi talaga ako marunong gumamit ng clutch. Kumbaga, yung motor na ginagamit ko, matik siya kaya wala siyang clutch. Kaya wala talaga akong background kung paano siya gagamitin. So, nung nabili namin to, kumbaga talagang kinailangan namin na aralin kung paano gagamitin yung clutch. Kasi no choice kami. So, hindi namin magagamit to kung hindi ko siya pag-aaralan. So, nung tinuruan ako nito, nung una yung mechanic, medyo nalito ako. Pero, tinuruan ako nung isa kong kapatid. Yeah, shoutout nga pala sa kanya, kay Nil Kapili. So, siya yung nagturo sa akin ng malinaw talaga sa madaling paraan. Pagka nag-clutch ka, magre-release ka din ng silinyador at mamimreno ka. Kumbaga, sabayan yung tatlong yon kapag ka ikaw ay baguhan pa lang na nagda-drive kapag merong clutch. Kasi kapag ka ikaw magaling na sa clutch, yan, kaya mo na siyang timplahin. O kahit nagka-clutch na, kahit hindi ka na mamimreno, okay lang yon. Kapag kaya mo na siyang kontrolin. Pero kapag ka hindi mo pa siya kayang kontrolin, gawin mo yung shinare ko na ito. Sabayan guys, sabayan. Mamimreno ka, magkaklats ka, magre-release ka ng silinyador. O ibig sabihin, magbabawas ka ng silinyador. Ayan. Kapag ka magbibitaw ka ng clutch, magsasilinyador ka, magbibitaw ka rin ng preno. Ayan. So sa ganung paraan, guys, talagang natuto ako ng madali. Ayan. Na-drive ko talaga siya o natutunan ko siyang i-drive. Yeah, so, papakita ko sa inyo guys mamaya kung paano ko siya ginawa. So, samahan niyo ako kung paano siya gagawin. Start tayo ngayon kung paano tayo magda-drive. So, make sure bago kayo mag-drive, naka-neutral po siya. Ayan, dapat naka-neutral. Tsaka yung TVS King, kapag hindi po naka-neutral, hindi nyo rin naman may start. At dapat kapag kayo po nag-i-start o kaya bago kayo mag-drive, so make sure na yung handbrake nakababa. So, dapat ito, nakababa po dapat siya. Kasi kapag ka hindi siya nakababa, yan, masisira yung preno nyo. Ayan, so, dapat naka-start. So, start na tayo. Ayan, pag pinindot nyo po yung start button, so, kailangan minuto bago kayo gagamit nitoong silinyador. Yan, bago nyo pipigain. Tapos, maghihintay kayo kahit mga 3 minutes or 5 minutes bago nyo siya patakbuhin para uminit din yung makina. Ayan. So, painitin natin. So, kunyari, kapag kaumaga, medyo malamig ang panahon. So, mas maganda, gumamit din po kayo ng hand start. Ito.
ikikik nyo rin po siya, ay hilahin nyo lang pataas. Kapag ganun lang siya. Yan. Ganun lang siya ginagamit. Okay, samahan nyo kami. So, okay, start na tayo. Kapag ka kayo, guys, magpapalit ng gear, so, kailangan dikit na dikit yung clutch dito sa manibela niya. Para hindi masira yung makina, tsaka mabilis kayong makapagpalit. Ayan. Pansinin nyo, guys. Nag-release ako nitong silinyador, naka-clutch ako. Bitaw ka ng preno. Bibitaw ka rin ng clutch. Okay? Silinyador ulit, nagbibitaw ka ng clutch, bitaw ng preno. Mami-preno ka ulit. Clutch, apply ng clutch. Bitaw ng silinyador. So, ganun lang, guys. Ganun lang po kasimple kung paano gumamit ng, ayan, kung paano to i-drive sa madaling paraan. So, hindi po ako nahirapan noong in-apply ko yung ganung turo sa akin. So, guys, tingnan nyo kung paano ko siya i-drive sa rough road. Ayan. So, kailangan magaling kang maglaro-laro dito ng gear, ng clutch. So, hindi mo dapat mabibitewan yung clutch. Kasi kapag ka binitiwan mo, talagang patay agad talaga yung makina. Okay, sige. Tingnan nyo, guys, kung paano ko nilalaro yung silinyador. So, kasabay niya yung paggamit nyo ng clutch. Tapos, medyo mamimreno kayo ng bahagya. Kumbaga, sabayan lang po yun. Nagka-clutch ka, nagbabawas ka ng silinyador, na memreno ka. Dati hindi ako nito marunong dumaan sa mga ganitong rough road kasi talagang hassle. Namamatay talaga sa akin yung makina. Pero ngayon, kuha ko na siya kung paano siya laruin. Hassle lang para tayong nasa dagat. Rough road. Kapag hindi, guys, marunong gumamit ng clutch, hindi kayo makakadaan dito. Ayun. Yung pagdadrive nito, guys, para medyo lalagyan mo ng kaunting yabang. Kasi kapag ka hindi nyo nilagyan ng kaunting yabang, talagang mamamatay yung makina. Hindi nyo makukuha yung timpla ng